Ito na nga mga kalola, nandito na ako sa Converge. Ayun, nandito na kami sa Converge, nag-taxi kami. Hindi ko alam kung anong floor. Takot na kami. Good luck sa atin. Nakagawa mga kalola, walang Converge ngayon, Sabado pala. Close siya. Ito ang airport, Monday to Friday lang daw. Wala kaming Converge. Mga kalola, pauwi na kami. Sarado ang Converge. Wala, lasahin ang pamasahin namin. Tiyan, ano na yun, wala kami internet. So, ang ano, nagsayang kami ng time, pera, pamasahe. Ang init. No, mga kalola, ito talaga si Converge. So, updated naman ang payment namin. Pero bakit wala kami internet? Sinasabi na kailangan pumunta sa head office. Eh di pumunta naman kami. Tapos wala pala. Bago naman kami pumunta dito, nag-check naman kami sa ano, schedule nyo. Sarado pa rin. Ay, nako. Okay, mga kalola. Punta muna kami ng Star Mall. Bibili muna kami ng ano. Ang bibili natin? Problem, mamaya na lang sa muli namin pagbabalik. Mama. Eto, nag-share ako ng paano mag-YouTube kay Kuya. Ano pangalan mo kaya? Michael. Michael. Oh, isa siyang taxi driver. Ani mga anak. Wow. Kasi kasi ano, yung taxi tayo yung chai ko, mayroon sana akong panlisensya. Ngayon pag-renew. Ngayon sabi niya nga, bakit hindi ka humingi ito sa anak mo? May sweldo na yun. Baka nag-YouTube? Ayun na, hindi ko alam kung ano. Yung pala, yung sabi nga nila, ganyan-ganyan nga. Oo. Sabi niya maraming, sumasweldo na yun, ba't hindi mo ba alam? Ikaw mo wala kang communication. Hindi ko kasi alam din. Adi! Ha? Di wala ka bang communication sa anak mo? Wala kasi wala naman ako kahit ano eh. Wala akong kahit cellphone na ako, kahit yun. Eh, ba't alam nung kamag-ang tita mo? Eh di sila kasi mga meron sila mga para mga GC na pa group chat family oh. Eh ako wala kasi yung kinakasama ko ngayon. Medyo may attitude. Ah yun, mahirap may attitude. Selosa ba yan? Malamang. Kaya kahit gusto ko man na yung mga anak ko baka feeling ko yun ba? Oo. Hindi pwede, hindi na kakaroon ng panahon. Ilang nga, ang hirap pag ganun. Tama. Malungkot nga yan. Pero, alam mo, ikaw na lang kuya gumawa ng paraan. Di ba? Hindi naman sa lahat ng... Kumbaga, siguro, ano lang din yan, communication. Hindi naman forever ganyan. Mahirap talaga may ganyang attitude pag hindi ka uunlad. Malungkot eh. Ano nga eh, nanay ko eh, si totoo lang eh. Gano'ng kasakit sa damdamin ko yung hindi ko nadadalaw eh. Akala nila eh, parang pinabaliwala ako. Ang hirap, no? Hindi, kasi lapit lang eh. Ha? Hindi ako... Malapit lang, tapos hindi mo din nadalaw? Oo, yun nga. May gulay ka. Kasi nga, maraming issue eh, pagpupunta ako eh. So, para sa inyong tatahimik na lang, di ba? Ayoko na lang, ako kasi yung tao na gano'n eh. Oo. Alam, hindi na pagkukulay lang ko, lalang away. Hindi na lang pupunta kahit... Masabay din sa kalooban ko. Nag-gets kita, pero alam mo, magulang pa rin yung kuya. Hindi, yun talaga totoo yun. Ako nga, wala na akong magulang. Alam mo, namatay sila sa ibang bansa ako, ha? Ang sakit sa damdamin, pero alam mo, nandiyan na yung magulang mo, tapos di mo mapapuntahan. Alam lang mga magulang mo, nangyari? Oo, oh, na ano po? Na ganun? Bakit ka di makapunta? Hindi ko na sinasabi, pati sa mga kapatid. Naku, yun lang, mag-iisip kaya, sila. Yung mga kapatid ko, masama loob sa akin eh. Oo. Masama loob nila sa akin kasi nangyari. Akala nga nila, binabaliwala ko lang kasi como, ako yung pakanin na laki. Oo. Eh nanay ko, talagang ako paborito sa lahat eh. Siyempre, pakanin na laki, di ba? Correct. Eh sa kanila nagtatampo. Ay, sa akin nagtatampo. Hmm. Kaya sabi ng kapatid ko na, di mo ba alam kung gano'ng kasayahan pag dinadalaw mo? Tama. Kami naman dalaw kami, parang baliwala. Pero pag ikaw mo siya, nakikita ko naman. Tama. Eh kasi si... panganay ka ba? Ang lalaki. Ayun na nga. Kaya naman minsan sa akin, masakit sa kalooban na ano eh.
masakit. Gusto ko pumunta para hindi ako makapunta kasi marami lang issue eh, na ano eh, magulo lang. Naintindihan kita kasi syempre mas magusto mo lang peace of mind. Pero masakit sa kalooban din talaga. Hindi mo, pero ano mo na lang pagdasal mo siguro one time magbabago din 'yan. Sana hindi man lang late. Yun na lang. Isa ayun na nga siguro isa na rin sa ikasasaya mo, sabi mo mag YouTube ka na lang. I ano mo, pag-aralan mo araw-araw. Baka sana mapanood ang anak ko ito para malaman nila. Ano ang pangalan ng anak mo, kuya? O sige. Kasi nang minsan napanood ko yung isang ano niya, may pinanood sa akin yung pamangkin ko lang minsan eh. Meron siya doon parang portrait na ginawa niya na ano eh. Nakakamiss na, ay ne, ang sarap pala lang may mga magulang sa anak. Shit, kinabuti naman ako ganyan ko. Sabi ng anak ko kasi, basta nakakalungkot eh pag natuwa mo. Sige. Akala ko na ano ko eh, naturog eh. Oo. Kaya lang hindi ko sa kanya may paliwanag eh. Sige. Nakaano rin yung, ang sarap nang merong mga magulang sa anak gumagabay. Kasi nanay niya nga, wala rin, may parang pamilya eh. Lumaki sila sa lola. Sa lola. So yung mga anak mo, malapit lang sa'yo ngayon? Hindi, malayo. Malayo. Ngayon, sa content na yun, mayroong picture na kasama ko yung bago kong pamilya ngayon. So, in-include ka niya? Yan yung tatay ko na sana nasa amin. Pero iba na. Kasama bigla niya? Bigla mabubura. Tapos, di ba, nabuhaya naman ako ng loob kasi mayroon akong lolo at lola. Oo. Na hindi ako iniiwan. Ay, parang ako naduduro. Siyempre ah, wala kang, ang sa'yo lang gusto mo lang katahimikan eh. At saka ano, hindi ko alam, wala ko nila isa masira ang pamilya. Tama. Kung ano kakawawa ang bata, pagliwala eh, di ba? Totoo po. Patalon-talon ko saan, dala ko sa titira. Pero diba? Matibay din ang anak mo, no? Na ano nila eh. Kumbaga in a good way, naging positive yung attitude nila, hindi sila totoo. Napariwara. Kaya lang, hindi. Yun nga yung isa, nakakalungkot kayo isa. Dalawa kasi yan sila na, ano, na lumaki na magkasama sa probinsya. Ah, sa probinsya ba sila ngayon? Sa sila sa probinsya? Yung lalaki na si Mindoro na, kung hindi nga sa akin lumaki, hindi ko kabisado ugali pa eh, di ba? Oh. Dumating kasi siya rito yung dalaga ko, malaki na eh. So parang naiilang ako, paano kayo disiplina. Di ba parang gano'n? Kasi totoo yan. Kasi nagpalaki. Oo, totoo yan. Hindi mo alam kung ano attitude na meron siya. Hindi sa akin. Nangangapa ka pa. Nabuntis. Nakunan, tapos na, yung buntis na naman. Hanggang ngayon, hindi mo pa nakikita. Okay. Yun ang hindi nila alam kung gano'ng kasakit sa akin yung pag-iisip. Akala nila, baliwala lang. May ano ka, kumbaga, may cellphone number ka. Ay, sa asawa ko, kaya hindi ako nakakaano eh. Ah, yun lang, wala ka. Tapos pag nag-message, hindi ko sila makausap kasi. Oo. Pag nakausapin ko sila, yung asawa ko, nagkakaroon ng idea na ako ano na naman isip. Kaya ang hirap, protest ito. Taga saan ka ngayon? Ako taga, ano ako, San Mateo. So, ah, ngayon, San Mateo. Okay. Kaya napakahirap sa kalooban, mas totoo lang. Totoo yun. Sige lang, baka naman maging maayos din. Yeah, sana mabigyan ano rin ang anak mo. Pero paano kita makokontak nito? Di ba, Ali? Ano na lang, kung ano lang anak ko, kung paano ako, mayroon. San Mateo ka? Alam naman nila yung lolo nila, di ba? Hindi, alam naman nila kung lang saan ako. Ah, okay. Ay, alam nga, hindi na sila pupunta kasi nga, may sama na ang loob na. Oo. Kasi nga, akala nga nila pinapaliwala ko sila. Yan na nga. Kasi nga wala lang ang loob nga. Oo nga. Sige, tingnan natin. Eh, sabi mo eh, parang araw, baka magkapakipakita ka na eh. Oo. Ayos din yan, pray ka lang. Pray lang talaga. Kasi silang magkakapatid, kawawa talaga kasi nag-iwala yung mga. Silang yung sa una. Oo, kasi yung nanay din nila, may iba na rin nila kasama. Ayun lang. Kasi pagkansin na naman. Ganun lang, buhay-buhay talaga. Ay, ayun na, lagi na lang ulit yan. Oo, pray lang. At least dito, mag-isa ka lang, papakinggan ka ni Lord. Kahit ako. Ano, at least dito lang. Siyempre lang pangarap ko. Bago ko mula sa mundo, makakita ko yung mga anak ko lahat kompleto. Magkakasama kami, magkakala kami picture. Yun, picture. Oo, sige. Sige, kuya. Gagawin natin yan. Paano sana mapakinggan to?
Oo ha, basta kapit lang. Kapit lang.